Tayo po ay nagsisimula muli sa isang serye na sinimulan ni Pastor last week. Nagsimula po tayo dun sa title ng serye nito na Unmasking False Identities. O yung pag-aalis po ng maskara, ng maling kasinung, maling maskara o maskara ng kasinungalingan at pagpapakita, pag-reveal ng tunay kung sino tayo kay Kristo. Sinimulan po ni Pastor last week yung self-effort and masking false identities of self-effort. Ngayon naman po ay magsisimula tayo, sisimulan ko ay yung self-defeat. Kapatid, napakadami nating problema sa panahon na ito. Ang dami po nating mga kinakaharap na suliranin, nakapaliw sa trabaho, sa bahay, sa labas, sa opisina, sa karamdaman, sa katawan, sa panahon, even sa panahon, sa lahat po, sa ekonomiya, dadating na naman ang election, napakadami tayong kinakaharap. Kaya ang masakit ito mga kapatid, kung ikaw ay gigising sa umaga, at ang kakaharapin mo pa lamang ay sarili mo, nakita mo na agad yung sarili mo sa salamin, talo ka na agad. Yung pa lang ang nakita mo, sarili mo pa lang, inisip mo na ikaw ay talo na, ay wala ka ng kapanapanalo kapatid. Sarili mo pa lang, ay talo ka na. Ang tawag po doon mga kapatid ay self-defeat. Self-defeat. Kaya po ang part 1 ng ating pag-aaral ay unmasking the false identities of self-defeat. Eh kasi po hindi po ito tayo, hindi po ito tunay na tayo. Sabi po ng 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God. Salamat sa Panginoon. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So paano daw po tayo nagkaroon ng victory? Ibinigay ng Panginoon sa atin through our Lord Jesus Christ. Ito ay bigay, ito ay biyaya, ito ay kaloob. At kung ito ay binigay sa iyo ng Panginoon, binigay sa atin ng Panginoon, ay wala nang kahit sino makakukuha nito. Wala nang kahit sino makakaagaw nito. Wala nang makapag-aalis sa iyo ng victory. Kahit sino pa man, kasi ang Panginoon ang nagbigay sa iyo. Kung anong binigay ng Panginoon, Panginoon din lamang ang kaya mag-alis. Pero kaalisin pa ng Panginoon ang victory kanya binigay sa pamamagitan ni Jesus? Hindi po. Hindi maaari mangyari ito. This is not a result of your self-effort. Amen po mga kapatid, ang victory mo ay hindi resulta ng iyong pagtitikas, paghihirap at paggawa. Ito yung resulta ng ginawa ni Jesus at ito ngayon ay binibigay lamang sa iyo. Kaya mo, paano mawawala ito? Mawawala ang victory mo, paano ka magiging talunan kung ito'y bigay sa inyo ng Panginoon at ikaw'y kinonsider na niyang victorious? We are in Christ already victorious, mga kapatid. Kaya, ang gagawin na lang ni Satanas, since hindi niya mawawa, makukuha sa atin ang victory, ang kapanagumpayan na nasa sa atin na sa pamamagitan ni Jesus, hindi niya kayang agawin yan eh. Tatakpan yan. Magbibigay siya sa iyo ng maskara upang ang isuot mo ay ang maskara at ang takip na at ang makikita mo ngayon ay yung maskara at yung maskara ay hindi naman ikaw yun. Yun ay kasinungalingan. Yung maskara ng yun yung nakatakip sa kung sino ka. Yung tunay na ikaw ay isang mapagpanagumpay. Since hindi niya kaya agawin ang katagumpayan mo, ang gagawin niya sa iyo, pipilitin niyang pagsuotin ka. Pinagsusuot ka ng maskara upang ang makikita mo ay ang kasinungalingan kanyang inilagay sa inyo. Tama po mga kapatid? So paano yung ginagawa ng Satanas? Aba, hindi sasabihin niya at iba't ibang uri ng kasinungalingan tungkol sa iyo at papapaniwalain ka na ikaw ay defeated, papapaniwalain ka na ikaw ay failure. Paano? Aba, iririman niya yung mga past failure mo. Iririman niya yung mga kabiguan mo in the past upang madiskaril ang ginagawa mo in the present. At kapag na-discarin ang ginagawa mo in the present, you will have a fear of the future. Kasi sasabihin mo, ako'y talunan, hindi ko kayang gawin yan. Hindi mangyayari sa akin ng mga tanggalto, mangyayari sa akin pasama. Kasi you have experienced that in the past. Di ba ganun naman lagi ang mga nangangatwiran? Ay, naranasan ko na, ganito, wala nang pag-asa, hindi rin naman. Sinubukan ko na, wala rin naman nangyari, di ba? In the past. Iririman niya sa'yo ng yung experience mo in the past. At masisirain niya ang present na diskarte mo upang in the future ay ikaw ay magkaroon ng takot. Bagsak, lugi, loser. At pagkat ay ilagay niya yan sa isip niyo, ang lies at kasinungalingan na yan, mag-i-imagine ka na. Diyan na magsisimula ang iyong imagination ng iyong failure. Diyan mo na i-imagine ang iba't ibang uri ng katalunan. At ang matindi na ito mga kapatid, whatever you imagine,
Kung ano ang nilalagay mo sa isip mo, kung ano ang in-expect mo, it will come to pass. Because that is what you believe. Yun ang pinaniniwalaan mo eh. But for us, nothing is impossible for those who believe. Sabi niyo mga kapatid, nothing is impossible for us who believe. Believe on what? Believe on Jesus Christ and He has a good plan for you. Yun ang ating isipin. So, kailangan nating alisin at i-capture yan. Alisin yung maskara na yan. Alam niyo mga kapatid, yung mask of self-defeat, pinag-aaralan natin ngayon dito is yung mask of self-defeat. Yan po isang stronghold. Ano bang ibig sabihin ng stronghold? Ito po ay nabuo spiritually. It was formed spiritually from years of lies. Nabuo doon. Naipatong-patong-patong na hindi mo basta maalis. Naipatong yun from years of lies. Kaya hindi ito makukuha ng self-help effort. Hindi ito makukuha ng maalis ng improvement workshop. Ano makapag-aalis nito? Kailangan ito matreat din spiritually. Kailangan mapaltan yung lumang paniniwalang ito, mapaltan ng bago sa pamamagitan ng mga tinuro sa atin ni Kristo, mga kapatid. Kaya po, ano may example ng mga papers na na-receive natin mula sa mundo, sa kabiguan, sa kasinungalingan, sa mga experiences, yung mga patterns na wrong principle of this world. Example, halimbawa, ala, ako na may tao lamang. Sino ba sa inyo hindi nasalitaan ito, mga kapatid? Dati, lagi rin sa natin, pag may failure tayo, alam, tao lamang, tao laang, mahina, marupok, kaidaling, lumimot, di ba? Sinasabi natin, tao lamang tayo. Anong ibig sabihin ng tao lamang? Kabiguan, ganun ba? Tao lamang, huwag ka nang umasa. Kaya ganyan, huwag ka nang umasa ng maganda. Ganyan talaga ang buhay. Yan ang mga reasoning. Ganyan talaga ang buhay, kaya huwag ka nang umasa. Wala kang mapapala. Ikaw na may mababa ang pinag-aralan. O, ganito. Ikaw naman ay hindi magaling sa English, kaya hindi ka pwede maging presidente. hindi ako nagka-campaign na. Example lamang. Yung mga maling idea ng mundo, wala ka namang mararating dahil ikaw ay mahina ang pinanggalingan mo. Ikaw ay mahina. Alam niyo mga kapatid, ito pong mga kasabihan ito, totoo. Accurate po ito. Tao lamang mahina. Huwag ka nang umasa. Walang may bibigay sa iyo ang mundo. Hindi ka nag-aral. Totoo, accurate po ito. Kung wala sa iyo si Kristo. Noong tayo, hindi pa natin kilala si Kristo, accurate ito. Kaya yun ang na-experience natin. Pero tayo ngayon na kay Kristo na ano ang papel natin? Ang umasa sa kanyang biyaya, mali na po ito. At pagka ang ating pong tungkulin lamang ngayon ay ang umasa ng biyaya. Bakit katalunan dati? Talunan ka kasi slave ka. Slave ka ng ano? Slave ka ng debt? Slave ka ng sin? Slave ka ng law? Slave ka ni Satanas? Kaya talunan ka. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, ano ang papel mo sa mundo? Ang tumanggap ng kanyang biyaya. Walang harang sa iyong maaring magawa. Kaya nga kinanta natin kanina, I can do all things through Christ. Amen? Ito kasi ang tinakda sa iyo ng Panginoon. Ikaw ay tinakda ng Panginoon na mapagpanagumpay. Sabi ng Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world. But be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is. Ano daw ang God's will? His good, His pleasing, and His perfect will. Ang will ng Panginoon ay good, ang will ng Panginoon is pleasing, ang will ng Panginoon is perfect. May nakita ba kayong will ng Panginoon na defeat? Will ng Panginoon ng failure? Will ng Panginoon ng disaster? Hindi. Ang will niya is good, pleasing, and perfect. Yan ang will ng Panginoon. So, if you do not know how victorious you are already, kung hindi mo alam na ikaw ay talagang mapagpanagumpay, hari nawa mga kapatid, alam na natin na tayo mapagpanagumpay. Hari nawa mga kapatid, na alam, natanggap na natin na tayo mapagpanagumpay. Kung ikaw ay mapagpanagumpay, kapatid, sabihin mo amen. Ngayon mga kapatid, sasabihin na iba, kung hindi naman para sa akin yan, dahil hindi naman ako failure. Wala naman akong mass of self-defeat. Okay, sige, pag-aralan natin mga kapatid. Kasi maganda din yun, nare-realize natin na meron din pala tayong mass of self-defeat na aalisin, na ipaalis natin sa Panginoon. Kasi gustong-gusto ni Satanas na isuot mo ito. Kung hindi mo alam na suot mo ito, hindi mo ito aalisin eh.
Kaya nga kailangan maintindihan mo muna na suot mo ito upang maalis mo. At kung suot mo ito, you will not benefit doon sa pinaghirapan ni Jesus para sa iyo. Kasi ito po mga kapatid, sa isahin natin, pasadahan lang natin, ito po ang mga traits o mga gawin ng mga Kristiyano na may mga self-defeat. Kung ikaw kapatid ay hindi pa nananampalataya kay Kristo, you are not only wearing a self-defeat mask, you are already defeated. Kaya ang kailangan, matanggap mo si Kristo so that you will be transferred from defeated side to the victorious side. At ang magagawa na lamang sa tanas ay pagsuotin ka ng maskara ng self-defeat. Kaya yan, ano ang mga traits nito? Sabi ng iba, ay hindi naman ako self-defeated, ako ay careful lamang. Ako ay calculated lamang. Ako naman ay practical lamang. Paano ka? Eh ako naman ay ayaw ko lamang mag-expect kasi ayaw ko masaktan. Mga kapatid, ang ating role as Christian is to expect good from God. Ako masa sa kabutihan ng Diyos. Kasi yung self-defeat, sasabihin mo, ako naman ay hindi self, wala naman akong maskara ng self-defeat, hindi lang ako umaasa sa maganda. Kapatid, kung hindi ka umaasa sa maganda, anong inaasahan mo? Di ba yung umaasa ka rin? Saka umaasa sa hindi maganda. Exactly, that is self-defeat. Talo ka na. Ito yung mga tao na laging ang sinasabi, eh, paano kung? Si what if? Lagi nang merong paano kung? Yung laging merong negative expectation sa mga darating. Binivisualize nila ang mga negatibo. Bakit kaya hindi positibo ang i-visualize? Bakit negatibo? Kasi they are overthinking. Masyadong nag-iisip. Konting that iniisip na malaki na agad. Yan ang mga overthinker. Pero tayo mga kapatid, tayo ay inalis na doon sa years of lies ni Satanas. Tayo ngayon ay mapagpanagumpay. Ano ba si Satanas? He came to steal, kill, and destroy. Ginawa niya yun. But Jesus came to give us life and have it to the full. Kaya, ikaw ay kung nakay Kristo, mga kapatid, full life na lang in-expect mo, abundant life na in-expect mo. Amen, mga kapatid. Second, mas madali sa mga taong may self-defeat mask ang magmaniwala at magtiwala sa mga bagay na nakikita kesa sa mga bagay na hindi nakikita tulad ng salita ng Diyos. Mas madali silang maggawa ng conclusion based on sa mga bagay na nakikita kesa sa mga salita ng Panginoon. They walk by sight, not by faith. So, tingnan natin sa Numbers chapter 13, verse 32. Ito po ay yung, alam na natin ang storyang ito. Ito yung storya ng mga Israelita na karating sa lupa ng Kanaan. Pero bago nila pinasok yung Kanaan, pinadala muna ni Moses ang ilan? Ang 12 spies. At ano nangyari? Pagkatapos na makapasok ang spies, bumalik sila at nagkaroon sila ng report kay Moses at sa mga Israelita. Ano ang report nung sampo? Ang report nung sampo ay ito. Sabi nila, the land through which we have gone to spy it out is a land that devours its inhabitant. Yun daw, lupang yun ay ang lupa na kumakain nung mga naninirahan doon. Paano nila nasabi yun? Nakita ba nilang kinain? They made a conclusion. Gumawa agad sila ng kasinungalingan because of their negative self-defeat mask na suot-suot. And the people that we saw in are of great height. And there we saw the Nephilim, the sons of Anak who come from Nephilim. And we seem to ourselves like grasshopper. And so we seem to them. Sabi nila, kami ikay mga tipaklong sa kanilang harap. Paano nila nasabi yun? Tinanong ba nila? Sino kami? Tipaklong? Sumagat ba ng gano'n ang mga taga-Kanaan? Hindi ah! Sila ang nagpalagay noon out of their own imagination and lies. Paano natin nasabing lies? Tingnan niyo po mga kapatid sa verse 33. And there we saw the Nephilim, kasinungalingan. Sila lang kami sabi nitong Nephilim ito. Wala, hindi kinonfirm ni Lord, hindi kinonfirm ni Moses, at hindi kinonfirm na iba na talaga Nephilim yun. Sila lang ang nagsabi. Bakit? Paano natin nasabing hindi Nephilim? Kasi po sa Genesis chapter 6 verse 4, bago nagpadala si Lord ng baha, sabi niya, I will destroy
all the inhabitants of this world. And that during that time, ay nabubuhay doon ang mga Nephilim, the giants, and full of wickedness. Kaya winasak ni Lord by drowning, by the deluge, by the flood, ang mundo. At sino lamang ang natira? Si Noah at ang kanyang mga anak. May Nephilim ba doon? Wala. So nagpapatunay lamang na nasisinungaling itong mga self-defeated na Israelitang ito. Yung sampung Israelitang ito, walang Nephilim. Nakakita lang sila na matangkad, Nephilim na. Nakakita lang sila na matangkad, they devour its inhabitant. Nakakita lang na mas malaki ka sa kanila, they look like grasshopper. Nakabuo agad ng imagination of the negative expectation. Nabaliwala na yung pangako ng Diyos. Nabaliwala na yung sinabi ng Diyos that this land is for you. Amen, mga kapatid. So they've already made up a complete ending to their destiny. At alasan sa atin, mga kapatid, tayo lamang ang nagsasabi ng mga bagay na nakakatakot. Tayo ang gumagawa ng mga bagay na nakakatakot. Ini-imagine natin ang mga bagay na nakakatakot, that is wearing a mask of self-defeat. Mga kapatid, sinipon ka lamang, COVID na. Natakot ka na. Anong in-imagine mo agad nung sinipon ka na ko COVID? Naisip mo agad ang sarili mo na naandoon sa isolation ward. Naisip mo agad ang sarili mo na nasa ICU. Naisip mo agad sarili mo may tubo. At naisip mo sarili mo iniiyakan ng mga mahal mo sa buhay. Ang galing ng imagination. Sipon nakarating agad doon sa kamatayan. Number 3, ang mga taong merong mask of self-defeat ay madaling gumuho sa kanila. Ang kanilang hope pag na-challenge yung hope na yun. Because they are always looking for the visible assurance tulad ng mga Israelitang ito. Madaling gumuho sa kanila yung salita ng Diyos pagka nakaharap na nila ang nakikita. Kapag ka ikaw ang hope mo, ang pag-asa mo, ang salita ng Diyos ay na-challenge ng nakikita, pinaniniwalaan mo yung nakikita versus doon sa pangako ng Diyos. When there is a opposition between the Word of God and what you see, you always believe and side with what you see. You see? Di ba mga kapatid, mas madali kang manampalataya doon sa nakikita mo kaysa sa hindi mo nakikita? Yan ang mga taong may self-defeat. When what you see competes or come in opposition with what the Word of God says, or yung hindi mo nakikita, what is real for you is what you see. Sample, halimbawa, na-COVID ka. Alam mo that by His wounds we are healed. Ay na-COVID. Ay na-COVID, ay nawala na lahat yung mga pangako yun. Itinapo na sa basura. Nakalimutan na that by His wounds we are healed. Eh kasi ang nakikita, ang mas pinaniniwalaan kaysa sa hindi nakikita, which is the Word of God. Number 4, eto mga kapatid, ang ganda pa ng term, ako naman ay metikulosong tao lang. Metikuloso. Ano ang metikuloso? Laging hinahanap ang masama sa isang sitwasyon. Always looking to see the bad side in every situation. Yung glass na half full, ang nakikita ay half empty. Half empty glass. Tulad ng mga Israelitang ito, nakita na yung pangako ng Diyos, ang gaganda ng grapes, ang lalaki ng mga ubas, ang lalaki ng harvest, napakataba ng lupa, napakayaman lupa, ang nakita ay yung malalaking higante. Ay, lagi sabi ng mga tao gato, okay, pero, yan lagi may, okay, pero, okay nga, nakakalabas ako. Ha? Hindi ako nakakawarantin, pero ako naman ang na-expose. Lagi may negative side. Okay, pero. Tapos ganito pa, buti pa sila. Yan, lagi ang term. Buti ka pa, buti pa sila. Lagi nang buti pa ang iba. Ang sabi ng mga Israelita, buti pa doon sa Egypto. Kami ay kumakain ng milun. Kami ay kumakain ng pakwan. Pero dito sa desierto, mana, sawa na kami.
Yan ang sabi ng mga Israelita. Lagi nang buti pa doon, buti pa doon, buti pa sila. Yan ang mga reasoning na if you are saying that, if you see yourself saying that, mga kapatid, repent. Anong ibig sabihin ng repent? Change your mind. Hindi yung repent na magsisikat sa Panginoon at may kanatawad, hindi yun ang repentance. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Repentance is change your mind, metanoia. Repent, change your mind. May trabaho nga, pero maliit naman ang sweldo, oh. Ganun. That is a mask of self-defeat. Number 5, defeated mentality. They always find someone to blame. When faced with difficult circumstances, rather than to expect and to see how God is going to rescue. Pag nandoon na sa problema, ang laging hinahanap, pinag-uubusan ng lakas, ng effort, ay hanapin kung sino may kasalanan at sisihin. Pag-blame. Tulad ng mga Israelitang ito. Sipin nyo, ang kanilang, nung ang balita ng sampu ay masama, at nagbalita naman si Caleb at si Joshua ng maganda, at nasabi ni Caleb at ni Joshua, hindi, binigay na sa atin ng Panginoon yan, kaya natin sakupin yan. They are just bread to us. Anong sabi ng mga Israelita? Ibabatuhin si Joshua at si Caleb for giving them good news. Ang iagalang pag-uubusan ng energy ay yung pagbato. Ganun na ginagawa nila kay Moses. Moses, dinala mo ba kami dito sa Israel, sa Egypto, sa desierto para mamatay? Samantalang iniligtas na nila at inirescue sila from 400 years of slavery from Egypt. Tapos parang nakalabas na sila, ang sinisisi nila lagi ay si Moses. Pinag-uubusan na ang energy nila at ng lakas ay sisihin si Moses. When you are faced with your circumstance, hindi magandang sitwasyon, and your first reaction, instead of expecting, oh Lord, thank you Lord God, makikita namin kung paano mo kami i-rescue, mawiwitness namin kung paano kami maging victorious, mawiwitness namin kung paano mo kami i-deliver. Instead of dasang hanapin, oh, ikaw kasi, kayo kasi, ito kasi, kayo. Minsan ang Diyos masisigit, ikaw kasi. That is a mask of self-defeat. Kaya mga kapatid, repent lang. Ano repent? Again, change of mind. Sabi ng iba, hindi naman self-defeat yan. Ako naman ay humble lamang. Hindi naman ako nag-expecting much in life. Ako naman ay nagiging practical lamang. Alam nyo kapatid, hindi yun eh. Ganun, there is a deeper, more sinister, darker spiritual implication sa buhay mo bilang Kristiyano. At ano yon? You are being robbed of enjoying the victory that God has already given us in Christ. That is a deeper, more sinister, darker implication na sinasabi mo, hindi naman, humble lang naman ako, hindi naman, ako hindi lang nag-expect ng madami sa buhay, hindi naman, ako yung practical lamang. No, mga kapatid, there are deeper, darker na hindi magandang epekto ng maskara ito. Ito din ang matindi. Ang mga taong nagsusuot ng mga maskara na self-defeat ay mga taong negative self-talk, self-sabotage. Ang matindi dito sa self-talk, negative self-talk o self-sabotage ay nangyari is self-fulfilling prophecy ito. Nagpa-prophesy ka ng negative sa sarili mo na nagkakatotoo. Ano ba yung mga salitang ito? Halimbawa, bakit nga natin dyan, sister? Ala, hindi naman ako swerte sa buhay. Swerte pa, hindi ako swerte sa buhay. Ibig sabihin, ako ay malas. Everything bad happens to me. Eh, lagi yung sinasabi, pagka ganun ang sinabi mo, kapatid, sa buhay mo, you are expecting, you are cursing yourself. You are putting curse into yourself. Ikaw nga'y blessed na. Hindi mo pa masabing ikay blessed at ang sasabi pa, ikay malas? Ay, napakamalas. If you are saying the thing, that is a self-fulfilling prophecy. Ano pa? Wala naman akong magagawa eh. Ako na may mahina eh. I can't do anything about it. So why try? Ay di, acceptin mo na lamang. A hopeless situation. Accept na lamang circumstances. Huwag ka naman expect na magbago pa. O gumanda pa ang buhay mo. Wala ka naman pala magagawa eh. Ano gagawin mo nga ngayon kung yan lang sinasabi mo sa sarili mo na wala kang magagawa? Kapatid, anong gagawin mo? Wala. Ay di, hindi ka nga magbabago. Hindi ka nga mag-expect. Accept mo na lamang kung ano ang ibigay sa'yo ng mundo.
Sabi pa ng iba, tama siguro yung parusang yan, pagsumong lang ito para sa akin. I deserve the bad things that happened to me. Naku po. Eh, alam mo kapatid, yes, you truly deserve the bad things that happened to you. But so is Jesus Christ. He received the bad things na sana'y para sa'yo. He tinanggap niya. He does not deserve that. Yung mga bagay na masama'y tinanggap niya. He does not deserve that. Kaya ngayon, you will receive things na hindi mo talaga deserving. Hindi mo talaga deserving ang magandang buhay. Kasi tinanggap na ni Jesus yung masamang buhay para sa'yo. Kaya hindi mo pwede sabihin yan. I deserve the bad things that happened to me. Kung sinasabi mo yung kapatid, repent! Ano again ang repent? Change your mind, mga kapatid. Kinukondem mo lagi ang sarili mo, mga kapatid, you are, hindi ka na maaaring, there is now no more condemnation. Ito pa, bali wala naman ako. Wala naman nagmamahal sa akin. Wala naman pumapansin sa akin. No one cares about me. Alam mo kapatid, pagka merong ganyan tao, nakakatamad alagaan. Nag-e-effort ka na, nagmamahal ka na, sasabihin pa wala nagmamahal sa'yo. Ano yung ginagawa ko para sa'yo? Ano yung ano yung sacrifice kong ginawa para sa'yo? Nasasabihin mo ngayon, wala nagmamahal para sa'yo. Wala nagmamahal sa'yo. No one cares about me. Ultimong yung tao nagmamahal sa'yo, tatalikuran ka. Self-fulfilling. Alam mo ba? Para sinasabi mo, wala nagmamahal sa'yo, hindi ka mahal ng Panginoon. Yan. Kaya if you are saying, o nagpo-post ka sa FB ng mga ganyang bagay, kapatid, repent. Ano pa? Hindi ako matalino. Wala akong talent. So ano pag sinabi, hindi ka matalino, wala akong talent, ay di satisfied ka sa sitwasyon. Hindi ka mag-strive, maging matalino. Hindi ka mag-strive, magkaroon ng talent. Ano ang magiging resulta mo? Ay di wala nga. You will achieve nothing. You will not develop your skills and your abilities. I'm not smart enough to get a better job. Ay di ko ano na lamang yung mababang trabaho dyan na ano ay satisfied ka na. You will not strive to have a better job. I'm not talented enough to succeed. Eh di, wala. Kung hindi ka talented enough to succeed, ano ka? You are talented enough to fail. Talunan, mga kapatid. Kaya ano nangyayari pag sinasabi mo yan? You are self-fulfilling your prophecy. Napupulfill ang mga propesiyang sinabi mo para sa'yo na hindi naman sinabi ng Panginoon para sa'yo. Pagka sinasabi mo yan, kapatid, repent. Ano ang repent? Change your mind. Change your mind. So, again, all those are against what the Bible tells about His children. Tayo yun. Kaya yung mga taong to, they are angry, they are isolated, they are lonely, they are stressed, they are restless, they are depressed, they are hopeless. So, a negative effect of defeated mentality. Ano negative effect ng defeated mentality? You will reap what you sow. If you sow failure, you will reap failure. Setting oneself to defeat. Your fear will come, what you fear most will come to you. If you have these traits again, ano ang gagawin natin kapatid? Repent! Ano ang repent again? Change your mind. So in order to change our mind, part 2. Unveiling our true identity in Christ. Sino tayo? Victorious. Victorious tayo. God wants us to live. Gusto ng Panginoon na isang pipamuhay natin yung resurrected life. Yung victorious life, hindi lamang once in your life, kundi every day in your life. And this is the truth, ito ang totoo mga kapatid. Sabi ng Romans chapter 12 verse 3. Ito ay kinuha ko sa The Message. Kasi yung sa NIV, nung binasa ko, eh hindi ko nakuha ang message. Hindi ko na-get. Pero nung binasa natin sa The Message, ay lumabas, napakaganda ng pagkaka-capture ng The Message version ng verse na ito. I am speaking to you out of deep gratitude. Listen mga kapatid. Kayo, tigil muna sa kuusapan. Para nakikita, no? Tigil muna, makinig kayo dito. Maganda ito, mga kapatid. I am speaking to you, sabi ni Pablo, I am speaking to you out of deep gratitude for all that God has given to me. Si Pablo nangungusap sa iyo dahil nag-uumapaw ang pasalamat ni Pablo sa lahat na binigay sa kanya ng Panginoon. And especially as I have responsibilities in relation to you. Kasi may responsibility din naman akong sabihin ito sa iyo eh.
Kaya ang sinasabi, kaya pinag-aaralan natin ito eh. Kaya pinapasa rin namin sa inyong mga kapatid. Kaya makinig kayo, napakaganda nito. Living then as everyone of you does, in pure grace. Live in pure grace. Living in pure grace. It's important. Mahalaga kayo, mahalaga daw. It's important that you do not misinterpret yourselves as people who are bringing this goodness to God. Mga kapatid, mahalaga na hindi ka man misinterpret na yung gagawin mo ay para sa Diyos. Mga kapatid, it is no. God brings it all to you. Yung mga kabutihan ito'y ibinigay sa iyo ng Panginoon. Ito ang nakabold, yung sunod na verse. Mga kapatid, nakikita nyo? The only accurate way to understand ourselves is by what God is and by what He does for us. Not by what we are and what we do for Him. Napakaganda nito mga kapatid, hindi ang tunay ika na pagkakakilala mo sa sarili mo ay kung ano ang pagkakakilala mo sa Diyos at kung anong ginawa ng Diyos sa iyo. Paano doon natin nakikilala sarili natin kung paano ang pagkakakilala natin sa Diyos at kung anong ginawa niya sa atin, hindi kung ano ang ating magagawa para sa Diyos. Yes, mga kapatid. So, ang truth na matututunan natin dito, truth number one, na matututunan natin dito ay, the way to know who you are, you being defeated or victorious, is dependent on how we perceive or know God and what He has done to us. Amen, mga kapatid. Ano ba ang pagkakakilala mo sa Diyos mo? Ang pagkakakilala mo ba sa Diyos ay siya ay isang harsh judge? Isang malupit na, ano nga, judge sa Tagalog? Hukom? O isang malupit na chief of police? Ganun ba ang pagkakakilala mo sa Diyos mo? Na naghahanap lamang ng mali mo at ikaw ay huhulihin? Na naghahanap ng mali mo at ikaw ay sisintensyahan? Naghahanap ng mali mo at ikaw ay paparusahan? Yun ba ang pagkakakilala mo sa Diyos? O ang pagkakakilala mo sa Diyos mo ay isang ama na nagmamahal sa iyo. Na ang gusto lamang sa iyo ay ang matanggap mo ang lahat ng mabubuti sa mundo. Ganun ba? Nasaan ka dito mga kapatid? Ano ang pagkakakilala mo sa iyong Diyos? Diyos na nagtatara ng mali mo, naghahanap ng kamalian mo. O Diyos na nag-encourage sa iyo. Diyos na nag-discipline at nag-train sa iyo. Hindi ka dinidisipline, hindi ka pinaparo, hindi dinidisipline. Kasi yung judge, paparusahan ka dahil nagkamali ka. Pero yung ama na nagmamahal, tinitrain ka, dinidisipline ka para lumago ka, lumaki ka, o ikaw ay tumanda doon sa purma o sa hulma na gusto niya para sa iyo upang makamtan mo ang the best na nilaan ng Diyos para sa iyo. Anong pagkakakilala mo sa iyong Diyos? Siya ba ay Diyos to condemn you of all your mistakes? Or like a father to cheer you up when you fail. Ini-encourage ka, sinicheer ka, you can do it, come on, come on. O ikaw, ito, Diyos na nagko-condemn, apang limampu mo na itong mali, isa pa. Ganun ba ang pagkakilala mo sa Diyos? O ang Diyos na nagsasabing, anak, kahit anong mangyari, mahal kita. Amen, mga kapatid. Ang pagkakilala mo ba sa iyong Diyos ay Diyos na stingy, maramot, kuripot. Na bago ka makahingi sa Diyos ay kailangan mo na ikaw ay makalimampung susun-susun na chain na panalangin. Tatlong oras ka manalangin bago ka pakinggan ng Diyos mo. Ganun ba pagkakilala mo sa Diyos mo? O Diyos na bago ka pa lumapit ay binigay na niya sa iyo ang iyong pangangailangan. Because this God is generous God. This God gives you, gives freely without payment. Without repay. Alam mo mga kapatid, He gave, He is a generous God. He already gave the best for us so that you will receive. He gave the best so that we will receive the best so that we will receive the rest.
If he did not withhold his more important thing, ano pa kaya ang hindi niya kayang ibigay sa atin? Romans 8:32. Is he a God who is holding grudge against you? Nagtatalim ng galit, nagme-memorize ng mali mo, or the one who forgive and forgets and always treat us new and fresh? Ito ang Diyos natin. He forgive, he forgets. Bakit? Kasi bayad na natin ni Kristo eh. And he always treat us fresh and new. Laging bago ang pag-ibig ng Diyos tuwing umaga para sa atin. Is he the one hard to please? Siya ba ang Diyos na mahirap i-please? Kailangan perfecto ka para masabihin niya, okay, katanggap-tanggap ka. No, he is the one who is already pleased with you because Jesus Christ pleased the Father by his obedience. He has suffered the curse so that you will receive the blessing. Ito ba ang Diyos na ito? Tingin mo sa Diyos na ito malayo? O ang Diyos na kasama mo saan ka man pumunta na nararamdaman ng iyong iyak, nararamdaman ng iyong pain? O Diyos na nakatalikod, nabingit, napakalayo kasi nasa langit. O Diyos na nandun sa dibdib mo, na anumang nararamdaman mo puso sa puso mo, sa hinaing, sakit, at karamdaman na naramdaman din ng iyong Diyos. Alam niyo mga kapatid, sabi ng Psalm 115 verse 8 at Psalm 135 verse 18, those who make and worship worthless idols became like them. Bakit sila nagiging like them? Kasi worthless yung idol. Kaya sila worthless din. Sabi mo, manalangin ka sa Diyos-Diyosan. Hindi ka naman nag... Sa totoo lang mga kapatid, nung nanalangin tayo, dumaan din at nanalangin tayo sa Diyos-Diyosan, meron ba sa inyo nag-expect na sumagot yung Diyos-Diyosan na yun? Wala, di ba? Di ba wala? Tinatanong kayong, kung kayong tatlo. Tatlo po kasama natin, ay meron pong dalawa doon. Apat. Di ba wala? Wala kang nag-i-expect na sasagot ito pag nag-pray ka. Kaya ang prayer mo, hindi mo in-expect na may kasagutan. Kaya wala kang tinatagap na sagot. Eh kasi worthless yung idol mo. Anong tingin sa'yo? Worthless. Hindi, worthless ka rin. Samantala tayo, pag nanalangin tayo, alam natin ang Diyos natin na nagre-respond. Responding God. Mga kapatid, the God who respond to our cries. Amen, mga kapatid. Kaya po ang marami, kaya po maraming mga tao ay anxious because of a sense of powerless. Kaya sila stressed, depressed, unhappy kasi they are uncertain of what will be the outcome. At mas certain pa sila, hindi sila certain, hindi sila nakasisigurado sa positibong mangyayari at mas nakasisigurado pa sila sa mga negative outcome. But when you are sure of the outcome, wala ka ng trouble, wala ka ng peace, kampante ka na. Kaya ako mga kapatid, pag nanonood ako dati ng boxing ni Pacquiao, ay hindi ako nanonood ng live. Ay laging replay na ang pinanonood ko. Bakit? Alam ko kasing panalo na eh. Kaya habang nanonood ako, ako'y kumpante. Hindi ako nape-pressure, hindi ako natetense. Relax na relax ako habang nanonood. Samantala kayo, mga nanonood kayo ng live, di ba kayo ay press, mataas na yung inyong BP? Oh, ano kayo? Ay ako, relax na relax ako. Kahit nagugulpisi pa kayo, relax na relax ako. Bakit? Eh alam ko mananalo eh, kasi napanood ko na, alam ko na resulta. In the same way, mga kapatid, ganyan din sa buhay. Kaya ka natetense, mga kapatid, kasi hindi mo alam kung ano magiging resulta. Konting challenge sa buhay mo, akala mo, talunan ka na, akala mo, negative na effect. Mga kapatid, assured na, panalo natin eh. Napagtagumpayan na ni Kristo eh, kaya relax ka na lang, hindi ka na-stress. Will not grapple with and struggle with the situation. You will be calm, stressed, at rest. Because you know what the outcome is. And the outcome is you are already victorious in Christ. Amen mga kapatid! Amen! Amen. Salamat po sa 1, 2, 3, 4. Lilima po kami dito eh. Salamat po. Kaya, number 2 truth. Truth number 2. We don't need to defeat the devil. We don't need to defeat the devil. Why? Because he is already defeated. Ay, talo na eh. I-defeat mo pa. He was rendered powerless by Jesus. And he has won our victory over death, over sin, over the law.
or we can try to defeat it. Ano? Struggling, or we can struggle to get saved, or we can struggle against sin, or we can struggle to comply with the law, or we can just rest and believe that Jesus Christ already won the victory for us on death over sin, over the law. Sabi po na 1 John chapter 3 verse 8, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Nagpakita na ba ang anak ng Diyos? Nagpakita na? Nagpakita na! Nag-appear na si Jesus Christ. So, ibig sabihin, na-destroy na ang work of the devil. The devil had been defeated. Kaya ang ating spiritual battle na ngayon is not defeating the devil because the devil is already defeated. Sabi po na Ephesians chapter 6 verse 11, so put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. Ano ang stand natin against the devil's scheme? Ano ba yung scheme? Yung mga pakana lang niya. Yun ang ating stand. Yung ano ka pakana niya, he is putting a wrong mindset or wrong thinking. Yun ang ginagawa niya, putting wrong mindset, wrong thinking so that we will think, start thinking the wrong way in contrary to what God has created us. And the battle is already won. It is finished. He received the curse. Sabi niya, tetelestai, it is finished. He received the curse, so we received the blessing. He received sin. He became sin for us so that we will receive righteousness. By His wounds, we are healed. The penalty for sin has been paid. We can live a victorious life. Kaya on the cross, He shout, tetelestai. Ano ba yung tetelestai? Business transaction is complete. Debt fully paid. Penalty fully served. Battle fully won. Yun ang meaning ng tetelestai. Kaya tayo ngayon, sisigaw tayo ng tete, let's go. Let's go na! Ay, kasi nga eh, victorious na tayo eh. He is declaring what the blood of Jesus has accomplished victory for us. So the battle is not to gain, but to hold fast. Because we already receive it. Ang kailangan natin i-recognize, i-receive, so that we will benefit from what has been gained by Jesus. That the battle has been won. At ano na lang ang fight natin? The fight of faith. Fight of faith. Alam niyo mga kapatid, yung the most successful people daw are different from many others dahil doon sa train of thought nila, dahil doon sa way they think. Ang kanilang pag-isip ay ganito, yung mga thought nila, it does not lead them to the negative. Pag may inisip sila, hindi na uuwi sa negative. Pag may inisip sila, napupunta yun lagi doon sa positive. Hindi nag-i-stay doon sa pag-visualize o pag-i-imagine ng negative. But rather, doon sila sa pag-i-imagine ng mga positive. Ang tawag doon sa ginagawa nila is positive thinking. Alam niyo mga kapatid, we have something better than positive thinking. We are real thinking. We are truth thinking. We are victorious thinking. We have, bakit? Because we have, yun kasi positive thinking lang yun, but we have a guarantee doon sa ating iniisip, Jesus and His finished work. Yun yung guarantee natin. Yun yung promise ni Jesus. Our positive thoughts are not just thought, but they are real. Totoo yun. Truth. Totoo yun. Death has been paid. Sentence has been served. Battle has been won. This is the truth. Ito ang katotohanan, mga kapatid. So how do we fight? We expose the scheme of the enemy. Hindi natin kailangan i-defeat ang devil. We just expose his lies. Sabi ng 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Ito ulit, mga kapatid. Makinig kayo dito. Again, doon ko kinuha ito, hindi sa NIV, sa NASB, sa NASB. Kasi kaya nga NIV, nearly infallible version. Nearly lang, hindi siya infallible. Kaya may mali. NIV kasi. Kaya doon ako umuha. Kasi ang ganda dito sa NASB. Ito mga basahin natin mga kapatid. We are destroying arguments and all arrogance raised against the knowledge of God. So, and we are taking every thought captive to
to the obedience of Christ. Every thought is captive to the obedience of Christ, not obedience to Christ. Ang laki po ng pagkakaiba ng mga kapatid. Sa NIV, obedience to Christ. Ito, obedience of Christ. Pagsunod ni Kristo. Ano ba yung pagsunod ni Kristo? Hindi yung kanyang pagpapako sa cross, yung kanyang sacrifice, yung kanyang finished work. Finished work of Christ. Submitting every thought to the finished work of Christ. Amen, mga kapatid. Kahirap kaya nung obedience to Christ. Eh, negative to. Paano mo pa susundin ito sa kay Kristo? Eh, ikaw nga hindi makasunod kay Kristo. But rather, obedience of Christ, yung pagsunod ni Kristo, doon mo isasubmit itong mga, basahin, balik mo sister yung verse, yung buo. We are destroyed. Tagalogin natin mga kapatid ha. Winawasak natin ang anumang argumento, anumang pagmamataas, anumang pagsira sa pagkakakilala mo sa Diyos. Yung mga argumentong ito ay sumisira sa tamang pagkakakilala mo sa Diyos. At ngayon, anong gagawin natin? We are taking every thought captive. Ano ba ibig sabihin ng captive? Ipinapasakop, ipinapasailalim, isinasubmit. Gamitin natin yung word na ipinapasakop doon sa pagsunod ni Kristo. So kung may darating sa iyong thought na sumisira sa pagkilala mo sa Diyos, sa tunay na pagkakilala mo sa Diyos, tatanungin mo, ito ba ay nasasakupan ng ginawa ni Kristo para sa krus? Ito ba ay sakop na ng sacrifice ni Jesus? Ito ba ay kasama na doon sa binayada ni Jesus? Ganun po mga kapatid, ipinasasakop natin ang mga negative thought na ito sa tinapos na gawa ni Kristo para sa atin. Pag meron thought na pumunta sa iyo, hala, ikaw ay makasalanan, ikaw ay walang mabuting mangyayari sa iyo, dahil ikaw ay napakaano mo. Alam mo kapatid, ang sagot mo dyan, ito ba ay kasama sa binayadan ni Kristo para sa akin? Kasama ba ni Kristo sa iyo ang pagpapala kahit ikaw ay nagkakamali? Kasama. Bakit? Sapagkat si Kristo ang tumanggap ng kaparusahan at lahat ng sumpa para sa iyong pagkakasala. Ala, ikaw ay mamamatay na. Ala, hindi ka nagagaling. Kasama ba ito kapatid? Sa binayadan ni Kristo sa krus para sa iyo? Oo. By His wounds we are healed. Ganun mo i-apply yan. Kasi nung dati nung binabasa ko kasi sa obedience to Christ, paano ko kaya gagawin ito? Naisip ko, paano ko kaya i-apply itong mga salitang destroying arguments and arrogance raised against the knowledge of God? Nung, yung palang ang pagbinasa ko, akala ko eh, pag nag-isip ka ng masama, pag nag-isip ako ng kasalanan, eh, pasasubmit ko kay Kristo, pasusundin ko kay Kristo, ay hindi ko magawa. Hindi ko magagawa. Eh, bakit? Eh, ako nga mismo, hindi makasunod kay Kristo eh. Ay, yung thought pa, isipin pa lang, mga kapatid sa inyo. Di ba pag nasa isip, ang hirap control, isip pa nga lang eh. Eh, yung pagsunod pa nga lang, yung physical, hindi mo na magawang sumunod eh. Eh, yung pang-isip na papasok sa'yo. Kaya ang sabi ng Panginoon, ito napakalinaw na meaning ng mensaheng ito, kapag ka meron sa yung isipin, idea na sumisira ng tunay at tamang pagkilala mo sa iyong Diyos, yung pinag-aaral natin kanina, yung binalikan natin yung verse na yon. Ano yung verse na yon? Kung babalikan natin? Yung verse na, ano nga verse yun? Yeah. Yung Romans chapter 12 verse 3, kapag ka ibinalik mo doon kung ano ang pagkakakilala mo sa Diyos na maganda, kapag ka ang dadating na mga napasok sa isip mo ay yung nagsumisira doon sa pagkakakilala mo na maganda ang Diyos, kapag ka yun against that, isubmit mo doon sa ginawa ni Kristo sa krus, tignan mo at makikita mo na hindi ka tanggap-tanggap yung mga ideyang yan. Ako'y pababayaan ng Diyos, ba't ako pababayaan ng Panginoon? Samantalang si Kristo'y pinabayaan ng Diyos sa krus para sa akin. Ba't ako pababayaan ng Diyos? Isasabit mo yun ngayon doon. At yun ay mawawasak ngayon. Unti-unting mawawasak ngayon yung mga ideyang yun. Sapagkat siya ipinailalim mo, pinasakop mo doon sa obedience of Christ. Amen mga kapatid. So the devil will tell you that the finished work of Christ is not enough. Kasabihin natin mo, hindi naman sakop na lahat ng tinapos na nagawa ni Kristo ang mga problema mo. Hindi kasama yan.
and the thought that tell you that Christ's obedience was not enough, those are the thought that we held captive. Sisilain mo ngayon ito at papailalim mo ngayon doon sa obedience of Christ, sa tinapos na gawa ni Kristo. Because Christ's obedience is not just enough. Christ's obedience is more than enough. Amen, mga kapatid. So yung may magsasabi that you cannot walk. Yung mga lies na ito ang nagsasabi upang hindi tayo makalakad sa fullness of life that Jesus has won for us. So anong gagawin natin dito? Ika-cast down natin, i-re-reject natin, hindi natin na-accept, hindi natin i-visualize. Pag binisualize mo, nadidevelop sa iyong fear. Huwag ka magkakaroon ng negative expectation, mga accident, mga failing, somebody doing bad, somebody bad things happening. Huwag na yung paano kung. Ano gagawin nyo? Bring it to captivity. Take every thought captive to the obedience of Christ. Sa halip na isipin nyo, negative, pasabit nyo sa Panginoon. Ito ba ay sapat na ginawa mo, Jesus, para sa bagay na ito? Of course, yes. So ulit-ulit, whenever a thought came, kasama ba yung sa binyada ni Jesus? If yes, reject it. Check if it's in the list of what is accepted. And what God has promised or in agreement with God. If not, then reject it. Take it captive. Again, politiko na naman. Madami na namang mga magsasalita sa entire tablado. Diba? Yung mga politiko, bago sila, yung mga programa nila, bago sila pa magpaakyat ng tao sa tablado sa platform, meron muna mga listahan ng mga politiko magsasalita. Hindi pwedeng basta aakyat ang isang politiko doon na hindi kasama sa listahan. Hindi, dapat nasa listahan ka. Ganun din, bago kayo tumanggap ng totoo idea sa inyong isip, dapat nasa listahan. Tanungan mo niyo si Sir Corinthian, si Sir Philippian, si Mang Ephesian, si Aling Galatians, o si Nanay Timothy, si Ka Pedro 1, Pedro 2, Pedro 3. Tanungin niyo muna kung payag sila. Kung hindi, reject niyo yan. Diba? Kaya, yun yung mga politiko, mga bago magsalita, mga politiko, dapat nasa listahan ka. At kung may umakit man doon, na wala sa listahan, abay, yung susunod na magsasalita, pipilitin na kontrahin yung sinabi noon. Hindi pwedeng aalis yung mga tao na hindi na kontra yung sinabi noon, hindi karapat-dapat doon. Lagi magkukontrahin yun. Papatungan. Ganon din sa salitaan ni Lord para sa atin, mga kapatid. Merong mga salita ng kaaway na nananahan sa isip natin na hindi natin mapaalis-alis. Anong gagawin mo ngayon? Palalayasin mo yan ng salita ni Kristo. Palalayasin mo yan ng pangako ni Kristo. Palalayasin mo yan ng pangako ng Diyos. Palalayasin mo yan ng sinasabi ni Ephesians, Galatians, Philippians, Corinthians, Colossians, Thessalonians. Palalayasin mo yan ng mga sinasabi ng salita ng Diyos sa'yo. Sometimes hindi lamang isang verse, sometimes two or three verses para tuloy ang mapalayas mo. Kasi kung hindi... Ang salitang, ang negative thought or a negative idea o kasinungalingan sa isip mo, hindi mo basta kayang palayasin. Ito ay palalayasin mo din ng salita ng Diyos. Napapalit dun sa pwesto na mababakante noong wrong thought na yun. Kumbaga sa upuan, hindi ka basta magpapaalis ng tao na upo at walang mana, at mananatiling bakante yung upuan. Babalik at babalik yung thought na yan kasi bakante yung upuan. Anong gagawin mo? Pupunuan mo yan ng ibang uupo dyan. Ibang uupo dyan. At ang upo dyan ay ang katotohanan ng mga pangako ng Diyos. Sakop ng mga tinapos ni Kristo, ng obedience of Christ. Yan ang iyong upo mo diyan. Kaya nga, sabi, pag nagpalayas ka ng demonyo at ang demonyo ay lumayas, ito'y iikot sa lupain. At kapag nakitang walang nananahan doon sa taong inalsan ng demonyo ito, magtatawag pa siya ng pito upang doon muling manirahan. Kasi hindi siya nagpatira ng ano. Ang dapat papatirhin mo doon yung kapalit ng demonyo. Of course, hindi demonyo rin. Ang papaupuin mo doon ay yes, si Kristo at ang kanyang tinapos na. Amen, mga kapatid. So, would you rather visualize positive, which is faith? Visualize positive or imagine positive things, that is faith. Or visualize defeat, which is fear. Visualize your victory. Pag nag-visualize ka ng victory, binivisualize mo yung victory, almost you can taste it. Almost you can touch it. Almost you can smell it na parang tunay at naamoy mo na, nahihipo mo na. That's how you visualize yung mga pangako ng Diyos. Visualize it.
Sasabihin ng iba, eh paano kung hindi mangyari ang binibisualize mong victory? Eh sagot ko, eh so what? Eh ano ngayon kung hindi mangyari? Eh anong gusto mo, mag-visualize ka ng defeat? Abay, hindi pa nangyayari, defeated ka na. Wala pa doon sa oras ng pagkatalo mo, ay nararanasan mo at pinaghihirapan mo na yung iyong defeat. Oh, ayan ang gusto mo mangyari, pero hindi nang tama sagot mga kapatid, mamaya at sasagutin nang tama. But I will tell you the question later. I will give an example of people who has this great imagination of victory sa kanilang mga isip. Again, balikan natin ang Numbers chapter 14, verse 9. Balikan uli natin yung istorya ng 12 spies. Yung 10 spies, ano ang kanilang mask? Self-defeat. Ano ang kanilang ini-imagine? Negative. Which is lies. Kasi nung halinga, ano kapatid? Sila lang nang may sabi nun. Hindi sinabi ng Diyos para sa kanila yun. At never in the Bible that you will see that is confirmed. No, wala. Kasi nung halinga yun, sinabi nila, negative imagination. Ano ang positive? Ito naman, itong dalawa. Sinong dalawang ito? Si Joshua at si Caleb. Ito sabi nila. And do not fear the people of the land. Huwag kayo ikaw matakot sa mga taga roon. Bakit? Anong nag-imagine sila? For they are bread for us. Kita niyo mga kapatid, tinapay lang itong mga kapatid. Itong mga higanteng itik, tinapay lang para sa atin. Ano bang ginagawa sa tinapay? Kinangat-ngat lang to, kinakain lang to, pinapapak lang. Kinukurit lang itong mga tinapay na ito. Ano ang deklarasyon ng sampo? Ang mga taong kumakain ng naninirahan sa kanilang lupa at tayo ay grasshopper lamang, tatapakan lamang nila. Ano ang imagination ni Caleb at ni Joshua? Tinapay lang yan. Chicken feed lang mga kapatid. Kapatid, pag may problema ka, tinapay lang yan. Bread for us lang yan. Ah, di ba? Oh, kasi ang ganda. Their protection is removed from them and the Lord is with us. Do not fear them. Ito ang totoo. Bakit ko sinabi ito totoo? Ito naman ang pinangako ng Diyos sa kanila eh. Ito naman ang guarantee ni Lord sa kanila eh. Ibinigay ko na sa iyo ang lupa. Pangako ito ng guarantee sa ating mga kapatid. Pangako si Lord. Yun ang totoo. Hindi yung hinaharap mo ang totoo. Hindi yung sitwasyon mo ang totoo. Yes, that is the fact. Hindi yan ang nangyayari. But that is not the real thing. Hindi yan ang gagapi sa iyo. Tinapay lang yan. Amen mga kapatid. Sabihin nyo nga sa ano, tinapay lang yan. Yeah. Eh, di ba na? So you can claim your victory now. God only said. Alam nyo mga kapatid, nagsabi ang Diyos na ikaw ay gapi o ikaw ay talunan. Kanino sinabi sa kanyang kaaway? Never na nagsabi ang Diyos sa kanyang mga anak na sila ay talunan. In contrary doon sa mentality ng mga taga-Israel na mga sila ay defeated. Kasi doon sila nakikinig sa wrong voices. Hindi nila pinakikinggan yung right voices, the voice of God. Ikaw ay anak ng Diyos kapatid. Ikaw ay lingkod ng Diyos kapatid. Ikaw ay mahal ng Diyos kapatid. Ikaw ay namatay si Kristo para sa iyo kapatid. Pinaganda ka ng tahanan ng Diyos sa lakalangitan, kapatid. Nasugatan ng Diyos sa iyo, kapatid. Hindi sasabihin kailanman sa iyo ng Diyos na ikaw ay defeated. Na ikaw ay talunan, mga kapatid. Kung doon sa mga Israelitang napakatitigas ang ulo, at napakasusutil, at napaka-rebellious, hindi sinabi ng Lord na ang mga Israelita ay talunan, never. Tayo pa kaya anak ng Diyos? Hindi lang anak ng Diyos, tayo'y kasamang tagapagmana ng Diyos. Kasamang nakaupo doon sa kalangitan. Kasamang nakaupo ni Kristo sa kalangitan, mga kapatid. You are not defeated. You are victorious. Amen, mga kapatid. Amen. Salamat. Amen. Sabi dito, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, sabi na nga, basahin nga lang 1 John 4:4, John 16:33, and Romans 8:31, mga kapatid. Napakaganda niyan. Si Kristo ay nasa atin. Si Kristo na nag-overcome ng mundo ay nasa atin. Ang Diyos na makapangyarihan ay para sa atin, mga kapatid. Is that not enough to guarantee our success? I have overcome the world, sabi ni Kristo. What is in us is greater than what is in the world, sabi ni Kristo. And you are, and if it's God is for us, then who can be against us, sabi ni Pablo. Mga kapatid, that is a guarantee
That is our certificate of guarantee. That is our victory, kapatid. Sabi ng Romans chapter 14 verse 22, happy is the man who doesn't condemn himself. Gusto mo ba maging happy? Taas ang kamay ng gusto maging happy sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ay, dalawang kamay pala nakataas dun. Lima. Lima ang gusto maging happy. Do not condemn yourself, mga kapatid. Why? Because you have already victory over death. You have already victory over Satan. You have already victory over sin. You have already victory over the law. Ngayon, let me ask you a question. Let me ask you a question. Are the disciples, yung labing dalawa, victorious? Let me hear your answer. Yes. Let me hear your answer once more. Yes. Yung disciple victorious. But, paano sila namatay? Let me, sis, pakita mo, paano sila namatay? Si Andrew, crucified on the X-shaped cross. Pinako sa cross na letter X. Si Bartolomeo or Nathanael, siya ay flayed alive with knives. Alam niyo ba yung flayed? Saan niyo narinig yung sa word na flayed? Sa fish, flayed. Doon ginamit yung flayed. Fish, flayed. Binalatan. Binalatan ng buhay. Si Bartolomeo at Nathanael. Si James the Elder, first apostle martyr. Hindi ko alam kung paano siya na martyr. Si James the Lesser, sawn in pieces, nilagari. Mga kapatid, hindi ko alam kung chainsaw, hacksaw, blade saw, cupping saw, or box saw ginamit sa kanya. Blade, basta siya ay nilagari. Si John died a natural death. Teka muna, died a natural cause of death in the Isle of Patmos. Siya lamang ang namatay ng natural na kamatayan sa isla ng Patmos. Bakit? Alam mo ba ito si John? Siya yung disciple na lagi nang ipinagmayabang ang pagmamahal sa kanya ni Kristo. Siya ang sasabing, the beloved whom Jesus loved. The beloved na minamahal ni Kristo. Siya ang naging mayabang sa pagmamahal sa kanya ni Kristo. Ano nangyari sa kanya? Namatay of a natural death. Kapatid, kung may pagmamayabang ka, ipagmayabang mo ang pagmamahal sa'yo ng Diyos. Ipagmayabang mo ang pagmamahal sa'yo ni Kristo. Ipagmayabang mo ang ginawa sa'yo ni Kristo, kapatid. Kung magyayabang ka, ipagayahin mo si John. Ipinagmayabang ang pagmamahal sa kanya ni Kristo. Si Judas Iscariot hung himself. Siya lamang ang namatay sa sarili niyang kamay. Self-defeat. Pinatay ng sarili si Judas. Self-defeat. Wearing the mask of self-defeat. Alam niyo mga kapatid, pagka kayo merong mask of self-defeat, ano yun o? Si Judas may mask of self-defeat, pinatay ang sarili. Hindi mo na kailangan ng iba pumatay sa'yo. Patay mo sarili mo if you are wearing the mask of self-defeat. Kaya kung meron kang mask of self-defeat, kapatid, repent! Again, what is repent? Change of mind. Sino pumalit sa kanya? Si Matias, na nabuhay until 80 AD. Hindi ko alam kung anong sitwasyon ni Matias. Hindi nabanggit sa Biblia at walang makapagsabi kung ano ang naabot ni Matias. Nag-artista ata si Matias. Si Jude or Tadeus, killed with arrow. Puti ko sa paa, sa hita ka. Isipin mo, mamatay ka sa pana. Sa palagay natin, sa hita ka tinamaan ng pana. Ay, bago ka mamatay, sa pana, sa hita, ay gano'ng kadaming pana. Kailangan mong tanggapin bago ka mamatay sa pana, sa hita. Si Mateo or Levi, martyred in Ethiopia. Doon sa malayong island, malayong lupain ng Ethiopia, doon pa pinatay. Ang layo noon, Africa yun. At si Peter, crucified upside down on the cross. Si Philip died by hanging. Si Simon the Zealot died a martyr's death. Si Thomas killed with a spear. Hindi ko alam kung si Britney Spear o sino spear, but he was killed by a spear. Si Nibat,
Si Thomas, mga kapatid, hindi mo alam kung paano sinimba to ko. Simula pataas, pababa, o simula sa baba, pataas. Parang ano, parang barbecue. Pero sinimba, mga kapatid, in short, mga kapatid, what is the point? What is the point, mga kapatid? And what is the message? The message, mga kapatid, is number three truth. O tatlong truth. Our victory is beyond sa nakikita ng mata. Our victory is beyond and greater than the visible. Tatanungin ko kayo, yung bang mga disciple na ito, victorious ba? Yes! In spite ng pinagdaanan nila, they are victorious. Kung i-gadgets mo na sila ay dahil sa kamatayan, hindi naman victorious yan, ano bang klaseng kamatayan yan? You're judging your circumstances, you're judging your victory based on your circumstances, based doon sa nakikita. But no, our victory is beyond sa nakikita ng mata, kapatid. Our victory is beyond and greater than the visible. Amen? Our victory is not determined by circumstances. Our victory is not just based on the material things. In fact, some that looks like defeat are merely set up for victory. Ngayon mga kapatid, hindi ko sinasabi na to have a victory, we must be a loser sa physical o sa material at mamatay ng tulad ng 12 yan. By no means, it is simply like this, simply like this mga kapatid. Simply like this, if you are sick today, sana naman hindi, are you still victorious? Sagot mga kapatid. Yes, kayo nasa nanonood mga kapatid na may karamdaman, na may dinadama. If you are sick today, are you still victorious? Yes, may problema ka today mga kapatid, are you still victorious? Yes, because our victory is greater than what is nakikita. Our victory is not based on our circumstances. Our victory is not determined by our present condition. Our victory is written in the book. Written by God, assured by Jesus Christ. If you are sick, sabihin nyo, I am victorious. I am victorious in Christ. Kung may problema, kapatid, may hinaharap ang problema, sabihin mo, I am victorious. I am victorious in Christ. Amen. 2 Corinthians chapter 4, verse 8. Sabi dito, we are hard-pressed on every side. Ano daw? Hard-pressed. Pinipisa, tigas. Tigas-pisa. We are hard-pressed. Ibig sabihin na nagigit-git sila on every side. Kaliwa, kanan, harap, likod. But not crushed. We are perplexed. Perplexed. Ang ano ba ibig sabihin ng perplexed? Kapatid, hindi ko na alam ang gagawin. We are perplexed, but they are not in despair. They are persecuted. Pinipersecute sila. Hinahabol sila ng pana, but they are not abandoned. They are struck down. Struck down, hinakagupit. Minapalo, but they are not destroyed. We always carry around our body the death of Jesus so that the life of Jesus may be revealed in our body. For we who are alive are always being given over to death for Jesus' sake so that His life may also be revealed in our mortal body. So then, death is at work in us. Nakikita ito mga kapatid. If death is at work in you, nakikita ito. Death is at work. Inahabol ka ng kamatayan, nakikita. Pero ang hindi nakikita, life is at work in you. Hindi nakikita yun. Kaya nga, what is the visible? Death is at work. Pero ano yung result that is invisible? Life is at work in us. Ano ang nakikita? Heart-pressed. Perplexed, persecuted, struck down, nakikita yun, mga kapatid. Kaya pag binasa natin sa verse 16, therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away. Ano daw sa panlabas? Wasting away, nakikita yun, outwardly. But doon sa hindi nakikita, doon sa ayon sa pangako ng Diyos, being renewed day by day. Outwardly, sila ay outwardly wasting away, nakikita, pero deep inside, they are victorious. They are still victorious. Why? Because day by day, they are being renewed. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes on not what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Tulad ng pinag-aralan natin dati mga kapatid, tatlong series natin, pinag-aralan natin ang tukol dito. Look, tumingin ka sa nataas, hindi sa narinito, tumingin ka sa hindi nakikita,
sapagkat yun ang mga bagay na permanent. First of all, our victory is on the unseen, which is eternal. What big, mga kapatid, tatanong ko kayo, what victory is there if you win the whole world, but it only lasts until you are in this world? Or loses it? Anong klaseng victory yun? Kung ang victory mo nga, napagtagumpay mo nga buong mundo, pero hanggang dito lang sa mundo. Hanggang nasa mundo ka, eh paano kung bukas yung umalis ka na? Eh paano kung next week yung umalis ka na? Di wala na yung victory mo. But the real victory, kapatid, ang tunay na katagumpayan natin ay is eternal. Yung eternal. Ngayon, I don't say that since we have this eternal victory, ay maging loser tayo sa mundong ito. Hindi yun ang sinasabi ko. Na para magkaroon ka ng eternal victory, eh dapat maging loser ka na sa physical, loser ka na sa material. Hindi yun ang ibig ko sabihin, mga kapatid. Ang sinasabi ko dito, mga kapatid. At hindi ko rin sinasabi na yung victory mo naman, brother Jesse, para sa bukas lamang o para sa future pa, pag pumunta ka na sa langit. No. Ang kailangan kong victory ay para sa ngayon. Kapatid, hindi. Ang victory natin ay para sa ngayon din. Bakit? Kapatid, my friend, ito, sinulat ko na para hindi ko malimutan. My friend, wala ka dyan. If God managed to give us the victory that will last for eternity, kung nakaya nga ibigay sa atin ng Diyos sa atin ang katagumpayan na pangwalang panahon, ha? Panghabang panahon, gaano kaya kadali sa Diyos to give us a victory that will last only for a while? Common sense lang. Kung ang victory na hindi nagmamaliw, hindi nawawala panghabang panahon, mahirap na victory yun, ay naibigay niya sa atin yung pa kayang victory na pang samantala, pang madalian lamang. Ang kaya, ang hindi kaya bigay ng Panginoon sa atin. Next. If He managed to win for us an spiritual victory, kung naging matagumpay tayo sa spiritual na laban, mga kapatid, how easily He could give us the material victory. Tanong niyo sarili niyo, naibigay nga sa atin yung greatest victory, naibigay nga sa atin yung mahirap na victory, yung pa kayang madaling victory, ang hindi kaya ibigay sa atin ng Panginoon. And if He was able to give us His Son, what more He is going to withheld from us? Romans 8:32. Ito na lamang, mga kapatid, na pag-isip-isipin natin. Binigay nga ang kanyang anak, the most important in heaven, para sa atin, ano pa kaya ang hindi ka ibigay ng pangangailangan mo, kagalingan mo, financial mo, material needs mo, career mo, success mo, business mo, buhok mo. Yan pa kaya hindi kayang ibigay sa iyo ng Panginoon, mga kapatid. Just a common sense. Consider this. Satan thought, akala ni Satan na yung kamatayan ni Jesus, si Jesus ay defeated. Kasi na nakikita. But the truth is, it is Jesus' moment of triumph. Ang matindi na, mga kapatid, kasama tayo sa parada ng mga victorious at mapagpanagumpay. Amen. Hallelujah. Hindi isang paparada si Jesus, kasama ka. Kasama ka, Aida, Banjia, Jen, Kuya Ray, tatay at mag-asawang Renato. Kasama tayo at kayong nanonood sa Facebook kung nasa iyo si Kristo. Kasama ka sa parada ng tagumpay. Hala, paparada tayo, victorious, mga kasama sa parada ng tagumpay. And truth number four, don't judge your victory according to your victory, but according to the victory of Christ. Amen, mga kapatid. Our greatest victory is not only in the now, but also up to forever. May forever. Ang victory natin is for forever. Ganda nung, kapatid. So, how are we going to apply this truth? Eh, nag-preach si Pastor Rodel. Dati nung Living in Victory, nag-preach si Pastor last time na removing the mask of self-effort, we learn we have victory over death, over sin, over the law. And man, you are not penalized nor rewarded by your performance. Since you are no longer under the law but grace, you are no longer condemned and no longer pronounced guilty because you are already righteous, since you are already have victory over sin. And because of this, you have eternal life, eternal relationship, eternal sonship, eternal inheritance, eternal kingdom, because you have victory over death. Man, this is our greatest victory. Amen?
There is no greater achievable victory apart from this. Bakit achievable? Because not by work, but granted by grace through faith. There is no greater victory than victory that will last for eternity. Guess niyo mga kapatid? Ang victory that will last for eternity ay may eternal effect. Yung victory that will last only for a moment, kapag nakapag-celebrate ka na, wala nang effect. Sa'yo kinabukasan, nakapag-celebrate ka na, wala na. Laos na. Pag nainom mo na yung champagne bottle, naipop mo na, kinabukasan, wala ka na uling ipop na champagne bottle. Useless na, i-celebrate. Kasi naipop mo na yung champagne bottle. Pero yung ating victory, victory na may eternal consequences, you can celebrate it for eternity. Amen! Ang celebration natin dito ay eternity, everlasting effect. We will reap an everlasting benefit. We will have a laurels that will never wither. Yung laurel, yung corona ng tagumpay, kapag naipatong na yun sa mundong ito, nalalanta na yun. Pero yung corona ng tagumpay natin, pag naipatong sa atin, kapatid, mananatiling sariwa. Ibig sabihin, palagi natin i-celebrate, i-reap ang reward ng victory tinanggap natin. Amen! So ano pa, yung victory that will never end and never ending accolades. Ano ba yung accolades? Walang hanggang pagtanaw, walang hanggang papuri, walang hanggang pagkilala doon sa tagumpay na ito. Yung ibang tagumpay, alam niyo si Pacquiao, ang daming tagumpay, pero nung pumandidato siyang politiko, nakalimutan na ng mga kalabang politiko yung tagumpay niya. Nawala na lahat ng tagumpay niya, karangalan ang binigay sa bansa, nakalimutan na. Kasi iba na ngayon ang estado niya, iba na ngayon ang papel niya, tatakbo na siyang kalaban sa politiko. Nawawala ang accolades, nawawala ang papuri, pero yung papuri tatanggapin natin sapag dahil tinanggap natin ang victory binigay sa atin ng Panginoon, pang walang hanggang papuri, pang walang hanggang accolades, hindi mawawala ang pagtanaw, hindi mawawala ang pagtingin, hindi mawawala ang pagpaparangal sa papuring ating tatanggapin. Amen. And it all starts the moment we receive the grace of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. The moment we believe in Christ in His finished work, mga kapatid. The moment we put our trust in Him. The moment we believe and have faith in Him, mga kapatid. The moment you confess in your mouth that Jesus is my Lord, mga kapatid, tanggapin mo ang corona ng tagumpay. Our great victory is not only in the now, but is also forever. Amen. In conclusion, mga kapatid, unveil the real victory in you. Remove the mask of self-defeat. Again, paano mo ito mariremove? Again, you need to recognize. Repent. What is repent? Change of mind. And the real you will be revealed. Because in Christ, we are more than conquerors. Amen! Hallelujah! Thank you, Lord God! Hallelujah! We give you praise. We give you honor, Lord God. Patuloy ka namin pupurihin. At kung ikaw kapatid na nakapanood nito, anumang oras, anumang sandali mo ito mapanood, ang mensaheng ito'y para sa'yo. Nais kang dalhin ng Panginoon doon sa lugar ng katalunan. Isama kanya sa victorious parade. Isama kanya sa lugar ng kapanagumpayan. Dahil ayos kanyang dalhin sa langit, sa kalangitan, at even in this life, pagkaluuban ng buhay na walang hanggan. Sabihin mo lamang, i-confess mo ang iyong pananampalataya by praying this simple prayer. Sumunod ka sa akin. Panginoong Jesus, ako po ay isang makasalanan at mapapahamak ng wala ka at ng malayo sa iyo. Subalit salamat na lamang na parito ka upang ako iligtas. Ikaw na nasa langit ay bumaba sa lupa. Hinubad ang iyong pagiging Diyos. Isunod ang katawang tao. Nabuhay ng walang kasalanan. Nabuhay na magpagsunod. Subalit nung nasa krus, tinanggap mo ang lahat ng kasalanan. Naging kasalanan ka upang ako ay tumanggap ng katuwiran na nagbubuhat sa iyo. At sa iyong mga dugo na ibinuhos, ay pinatawad mo at nilinis ang aking lahat ng kasalanan. Hindi dahil sa aking paghingi ng tawad,
kundi dahil sa dulugong ibinuhos mo, ako ay nagkaroon ng kapatawaran. At ngayon ako'y tinuring mo bilang iyong anak at tagapagmanang kasama mo at mamumuhay pang hanggang sa walang hanggan. Salamat, Jesus. Ito ang aking panalangin sa pangalan mo, aking Panginoon.